Maayong adlaw na natong tanan, mga kaigsoonan din sa syudad sa mga balay. Karong adlaw, Hulyo 23, 2020. Ikan din niya sa Buyang Pamunsod Office, Malaybalay City. Amun niya tog kayo ninyo ang update. May tungod sa itong Moritay Noibe ng regular session, din niya atong huwatan. Para sa kumplito nga detalye, may tungod ni ini. Ato ang karong paminawan ang update, ikan sa ito ang pinalanggang PC Mayor, Warren Pagilyaran. Okay, may hapon sa tanan, mga insoon, mga pinanggang taga-Malaybalay. Pag-ulang ginawan itong ika-49 na sesyon, nagsugod ang launa jays na human mga alas 5.50 kong hapon. So, ubay-ubay yun. Pag-uman sa court order, invocation, si Inga Presidente niya, PCR and Vice Mayor's Script, roll call, then niya aprobahan ang order business. Natay tulong kabisita. Ang unang tanabisita ang taga-Lumina Homes. Pero wala sila karon katungag kay na sila'y conflict sa ilang schedule. So ang ikaduha ni bisita, katong PNP Malaybalay sa the person of ni Police Lieutenant Colonel Jerry Tambis, ni representahan ni Police Lieutenant Jules King Litanon. So nag-explain sila dito, update sa crime incidents sa Malaybalay, ni kamay ba o ni taas. Ang atong nabantayan ganina, mas ni kamay yun ang atuang crime incident. Na-explain nito niya ganina. Niya explain po ito niya kanina rito about itong sa Facebook bitaw na na-post sa PNP Malaybalay na Facebook. So yan i-explain kanina na honest mistake kay ko nito kay kato na picture, i-grab rapo ito nila sa mga lain na mga account pero namay nilikramo, then i-manduhan sila dito gikan sa headquarters nila na ipatangtang. So nana to dito mura nanay investigation sila opsina ito. Kaya namuta naman ang isa ka counselor na kung saan ay updated to. So na-explain ito ganina sa representative sa police. Then, ang ikaduha na bisita, ang katong taga-Philippine Communication Network Construction Incorporated, ang Philippine Fiber Optic Cable Network Limited, muhingin ka ni, ang ilang negosyo, ang ilang gabuhaton niya is that nakontrata nila ang Pilipinas, ang gobyerno sa Pilipinas, ang Department of Information and Communication Technology, na mabutang ang katong backbone sa cable na underground na optic para nasa kanang mga signal sa internet o sa cell. Ang isa ka property sa siyudad sa Malaybalay dito sa San Jose, maagian man ani na fiber optic, so napangay sila o authority sa Sangguniyan na maka memorandum agreement na para i-allow sila na magbutang, mag-embed o optic sa yuta sa city kay naagihan mo dito kay wag ilang na i-connect ang Davao o na Bukidnon Cagayan. So isa sila ka private contractor na tap sa DIA City niya kinanglan man na magngayo sila o authority sa NGO. So muna ni bisita sila kanina dahil after sa ilahang pagbisita may question sila sa mga membro, then i-advise sila na balik dito sa opisina sa mayor kay para maanda mo katong memorandum of agreement. Dayon pag-uman sa first reading, ipang pasa ang mga communication, ang mga first referral, nagdaritso na dahil ng Sangguniyan sa pagtuki sa committee report. Ang una na committee report is katong committee report sa education na committee na din ang isa ka-eskwilahan dito sa Malapdap Elementary School din dito kini sa Sinanglanan, giilisan ang iyang ngalan into Isabela Ayala Gonzalez Elementary School. Kung ang katong isa, katong kasisang stand-alone to kasisang senior high school. So, ang maka-recommend ana sa pag-ilis sa mga ngalan sa eskwilahan is ang school board mag-iir. So, na-resolusyon ng school board, pero pa-aprobahan pa na sa Sangguniyan. Ang isa ka rason, nag-iilisan itong sa Malapdap Elementary School ito sa Sinanglanan kay Murat. Ang tag-iya sa nag-donate sa yuta is kani sila ng pamilya. So, nag-request sila rito. Dayon, ang isa ka pa-importante po na mga committee report is ang datong sa finance na gi-approve into resolution ang supplemental budget number 1 sa Barangay Indalasa, Kibalabag ug Sinanglanan. So this year may pagkuman po og report ni City Councilor sa Tortola, iya pong gi-report din ang pinaka-importante yun, ang resolution na i-authorize ang ordinance na propose supplemental budget number 3 sa 2020 para sa general fund ug sa public utility. Ikabat kami ng 125 million plus. So, ganina na aprobahan in second and third reading, kaya importante kayo. So, mo to ay katulong na
may mental budget sa siyudad sa Mulaybalay. So, pag managdo, ma-review to dito sa province, sa ganyang pangalawigan, pagbalik ato dali, ma-implementar na rin sa itong CPCP team, sa itong mayor, ang katong mga itemize na mga pag-gasto ato. Nga, ganina na ay gireport si City Council of Monsanto about itong ordinance sa isa ka barangay, pero na-defer po siya kay for further discussion ba ito. Ang ikaduhan na gireport is katong memorandum agreement between sa Sunan sa Malaybalay o sa Mapua na isa ka university dito sa Manila na mag-conduct sila diri o katong stimulating cascading rainfall triggered landslide hazards in the Philippines. Din libre kami ang eksperto sa Mapua na university dito sa Manila dan hindi niya na sila murag program sila computer. May bala nila kung saan dagan sa katulipad mga tubig na nasa yuta sa Malaybalay na landscape. Makahatag silang report unsa ang unsagit ang dagan. So, mahibalaan o hanapit ang lugar yung na prone siya sa landslide na hazard siya, hazardo siya. So, ipaprubahan ito. Dahil sa second reading, ipaprubahan yung na ni City Councilor Marabi ang katong Malaybalay City Migrants Resource Center. So, kahit nung mo, itong yagi si Mana, nag-discuss ni Corona Leaper. Pero ganina, ang katong mga, yung ipresent ng itong mga amendments last week, yung majority naman na, wala na kay discussion, kay naa naman dito sa amendment niya. Snutra ang pagpapasar yun. Napasa siya ng second reading, pero iya pang ipa third reading. Then another sa business of the day is that ang katong solo parent na proposal na ordinansa ni City Council of Pagaling o ni City Council of Sanggalang, ipaprove ganina sa second reading, huwag na-approve board. Ang gani, taas-taas po ang mga discussion na ito sa ordinansa, dagan mga discussion, dagan po amendments na na-include. Dahil napasagi po siya sa second reading, pero pa ipapasa pa nila sa third reading. O, tsada ito na ordinansa kay about ito sa mga benepisyo sa mga solo parent dari sa Malaybalay. Dahil ang duha ka book na ordinansa na ipapasa sa ito ang case that itong ordinansa na nag-establish sa Malaybalay City Sports and Athletic Council din, ibutang dito ang isa ka council na gimugna sa Malaybalay para tanan mga related na sports-related activities, mahanay na. Tanan mga unsay plano sa students sa Malaybalay, di rin na siya pag-asugdan sa council niya, i-endorse ulit sa ganyang pang-bangsod para kung saan magaling ang dagan, ang plano, para makita dito na ang council represented dito ang katong mga professional coach o katong mga different na sports, ikas basketball, kayo dito sa football, sa baseball, tanan-tanan, individual sports. Na din, ang isang council, maka-appoint ang mayor, isang kategory ng sports, pili dito marepresentahan. Then, holistic na yung approach, ani? Holistic na, and then, ay budget. Yeah. Ang plano na yun, dako kay kabahin ang council. Kaya ang chairman, ani, ang mayor man, yeah, ang ISP member tayo sa sports, sa youth development, na kato din, Department of Education, ang Liga ng mga barangay, uban pa. So, mahanay na siya. Dahil ang katong ikadwa, katong incentive award na diin katong mga atlet na taga Malaybalay, matagaan, makadaogan ni sila o competition sa international, sa national na level o sa regional, makadaog sila first, second, third, nasa ay corresponding na amount. So, ma-discuss na dito sa katong ordinansa, almost 100,000 ang katong international, 75,500, yan na rin ito yung 50,000, 40,000 kung national level, yan na rin ito yung gawin, 6,000, paubos na rin siya, basta regional. So na-approve ni ganina in second reading, kaling duha, hopefully pag third reading, ma-approve na ni, ma-finalize na yun. Yung budget na nita ng mga exodus, i-appeal niya sa next succeeding year, kung naalay available na subject to availability of fund. Diyan kami ma-encourage sa mga itong taga-residentes sa Malaybalay na kung about sa sports, matagaan po sila o kanang awards. Not only ang mga player, kundi appeal ang coach, kung ay coach na appeal. Kung siya din na-certify na siya din nag-train 6 months before sa event, maka-avail siya sa 50% kung siya madawat sa athlete na taga-Malaybalay. Yun, nagin. Yan ay mga requirement na dito sa opinansa, yan ay na para maka-avail ka. Dahil sa other matters, si Consul Damasco na nag-report siya sa progress report sa Committee on Housing, katong isa ka home na rin na nag-apply o improve, further improvement sa iyang subdivision kung na po may kulang,
yan na lang di progress report niya, yung diingon dito na pabalik sa planning kay Parod. Kanan mga kakulangon, ang una ito na issue kay katuman tong certification sa water district, malinyahan sila tubig dito, ya, kinanglan pa man, so ipabalik sa dito sa planning. Then kang Konseyal Sanggalang, na in behalf kang Konseyal Barroso, nagpa-approve siya o katong resolusyon, katong reconstituting the personal selection board sa City Government of Malaybalay. Kay para kung may mga appointment sa Malaybalay sa City Government, katong board isa siya sa mag-approve kung kinsa magaling ang madawat, kinsa ang masakang yung position. So, muto ganina. Then after ano, wala na may other matters, adjourn na dahil. So, mga Exxon, hinapunta ko na ang inyong pagpakisayod sa mga activities sa ganyang panglungsod sa Malaybalay, makanunayan ang taan. Iyakagig ka muna, kung makakomment mo, gamit mga pangutana, isend lang ninyo sa Facebook kung sa inyo ang gusto na matunaan pa, kung sa inyo gusto na angayin tubagon. Mapasalamatan kita sa itong mayor, Mr. Flores, na kasuporta ngayon sa Guniang Panglungsod. So, on behalf sa tanan membro sa Guniang Panglungsod, nagpayad kami na naaka mo kanunay, natanaw kayo para makita ninyo na kung saan mga palisiya na gimugna ngayon dari sa Guniang Panglungsod. So, malipayan kami niya na nasubaybay din mo o gatanaw mo kayo para makahibanong kitang tanan. Sa ingana ng pamahagi, ang atong demokrasya sa Malaybalay, buhit kayo kung magkusganon ngayon kay kita mong tanan involved. So, daghan salamat o mayang gabi ka na itong tanan. Daghan kayong salamat, Vice, sa imong makanunayon nga paghatag ngayon para kami mahatagan o impormasyon mahitungod sa gipahigayon nga regular session o para sa huwag mga kaigsuunan dinhi ang ating syudad sa Malaybalay. Padayon lang ta sa pag-like at share sa atuang FB page ang SP Malaybalay o kanunay lang ta sa pagsunod sa atuang FB Live Matag Martes, alauna sa hapon, dinhini atong batan. O daghan kayong salamat sa amahaling atong syudad, Mayor Dong Puy Flores, para sa imong makalunayon ng suporta na ginahatag dinhini atong batan. O gikan dinhi sa Sangguniang Panglungsod Office, Malaybalay City, nga gipanguluhan sa atuang PC Mayor, Warren Pagilyaran, na uban ang tanang miyembro sa konsemo. Ini, si Renlin Delindo, o mag-aingon. Uswag pa pagkayo, Malaybalay.